Pangsanlibutang ulat. Si Jesus iyon, November 9, Arizona, James. Sabado ng gabi, isang malakas na katok sa pinto ang gumulat kay Pastor James sa kanyang bahay sa Page, sa lungsod sa tabi ng Navajo Reservation sa Arizona. Pagbukas niya ng pinto, isang katutubong Amerikano ang nanghihingi ng tulong para sa kanyang anak na babae na masakit ang tiyan. Nasa kotse ang anak na babae at ang ina ng bata. Kailangan ba niyang madala sa ospital? Ang tanong ni Pastor James. Hindi, sabi ng ama, at humiling lang na ipanalangin ang bata. Inimbitahan ni Pastor James ang mag-anak sa kanyang bahay ngunit tumanggi sila. Kaya tinanong na lang ni Pastor James kung gusto nila sa simbahan na lang sila. Pumayag naman agad ang tatay na doon na lang sila sa simbahan. May bendita ka ba? Tanong ng tatay ng bata kay Pastor James. Kagagaling lang pala ng mag-anak sa ibang simbahan kung saan ay hiniling nilang wisikan ng bendita ang batang babae, ngunit tumanggi ang pari at pinaalis sila. Hindi kami gumagamit ng bendita, sagot ni Pastor James. Mayroon kaming Biblia. Pagkatapos ay nagsalita ang ina ng bata at sinabi, sinasapian siya ng masamang espiritu. Naguluhan si Pastor James sa kanyang narinig. Ang sabi kasi ng kanyang ama ay gusto niyang ipanalangin ng pastor ang anak dahil sumasakit ang tiyan. Pagkatapos, sabi naman ng ina ay sinasapian siya ng demonyo. Binuksan ng ama ang pinto ng kotse at tinulungan ng kanyang anak na makalabas. Nakayuko siya, nakahawak sa kanyang tiyan. Sa kanyang itsura ay mukhang nasa 20 taong gulang na o mahigit pa. Si James ay hindi pa kailanman nakipag-ugnayan sa inaalihan ng demonyo, at naisip niya, kung siya ay inaalihan, ayaw niyang pumasok sa simbahan. Pinagmasdan niya ang dalaga habang sinusundan ang kanyang ama sa loob ng simbahan. Ngunit habang naglalakad siya ay nagsimulang bumula ang kanyang bibig. Pagkatapos ay yumuko siya sa sahig at umungol na parang hayop. Sabi ng tatay, hindi ako natatakot sa iyo. Bumaling ang tatay kay James at sinabi, dali, magdasal ka lang at tapusin mo na ito. Natakot ang ina at napaatras. Nanginginig ang kanyang boses at sinabing, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Dinampot ni James ang isang Biblia at binuksan ito sa Marcos Kapitulo 9. Ito ang kwento ni Jesus na nagpalayas ng espiritu sa isang batang lalaki. Sa pag-uulit ng tanong na itinanong ni Jesus sa ama ng batang lalaki, si James ay nagtanong din sa tatay ng batang babae, gaano katagal nang nangyayari ito sa kanya. Halatang hindi gusto ng ama ang nangyayari sa bata at hindi niya matanggap na sinasapian ng demonyo ang kanyang anak. Gusto lang niyang ipanalangin ito ni Pastor James. Ang ina naman ay paulit-ulit na sinasabi, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Pagkatapos ay umatake ang anak na babae. Nahuli niya ang kanyang ama mula sa likuran at sinimulang sakalin ito. Ang ama, na ilang sandali lamang ang nakalipas ay nagsabing hindi siya natatakot sa anak, ngunit ngayon ay sumisigaw ng, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Sa takot, tumakbo palabas ng simbahan ang ina. Lumapit si James sa likod ng anak at bahagyang hinawakan ang balikat nito. Kaagad na binitiwan niya ang kanyang ama at tumakbo ang kanyang ama palabas. Hindi sigurado si James kung ano ang gagawin, ngunit hindi siya natakot. Siya ay may lubos na kapayapaan na iingatan siya ng Diyos. Nang maramdaman ang haplos nito, dahan-dahang lumingon ang anak at tinitigan si James. Tapos nagtaas siya ng kamay. Napaatras si James hanggang sa tumama siya sa isang pader. Sinundan siya ng batang babae hanggang sa nakatayo na siya sa harap ni James. Nanatiling nakataas ang kamay niya na parang handang manghampas. Ngunit hindi niya ito ginawa. Tumingin si James sa mga mata niya. Wala silang laman. Parang nawala na ang kanyang pagkatao. Tahimik na nanalangin si James para iligtas siya ni Jesus. Ilang sandali pa, ay bumagsak ang babae sa sahig na parang isang gusot na kumot. Pagkatapos ay nanalangin si James upang ibalik ni Jesus ang batang babae sa kanyang sarili. Bumangon ang batang babae at umupo sa isang upuan. Siya ay isang ganap na naiibang tao.
Nagsasalita sa isang normal na boses, nagtanong siya, "Sino ang tumulong sa akin?" "Si Jesus iyon," ang sagot ni Pastor James. Bumalik sa kwarto ang kanyang ama. Mukha siyang naaliw at sinabing, "Wow, anak ko yan, anak ko yan." Pagkatapos ay bumalik ang ina at pinangunahan ni James ang pamilya sa panalangin ng pasasalamat. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kapangyarihan ni Jesus. Napakahalagang bumaling sa Panginoon sa ganitong mga sitwasyon, sabi niya. Pag-alis nila, binigyan niya sila ng kopya ng Steps to Christ na akda ni Ellen White. Hindi na nakita ni James ang pamilya. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanila. Ngunit mula sa gabing iyon ay naunawaan niya na ang malaking kontrobersya sa pagitan ni Kristo at ni Satanas ay tunay na totoo sa Navajo Reservation. Ating ipanalangin ang mga tao sa Navajo. Ipanalangin din natin ang gawain ni Pastor James Crosby at ng kanyang pamilya. Salamat po sa inyong 13th Sabbath Offering noong 2011 na tumulong sa pagtayo ng Page All Nations Seventh-day Adventist Church, kung saan naganap ang kwentong ito sa Arizona. Salamat po sa inyong pagpaplano ng masaganang handog ngayong trimestre para palawakin ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa North American Division.